Hindi pa Christmas rush pero tila usad pagong na ang biyahe sa EDSA. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang bagal ng usad ng trapiko? Alamin natin mula kay Ryan Lisigues live. Ryan, ano ang paliwanag ng MMDA kung bakit mabigat na ang daloy ng trapiko sa EDSA? Alam mo, Audrey, maraming rason ang inilatag sa atin ng MMDA. Una nga dyan, Audrey, yung pagbabalik na ng face-to-face classes. Pangalawa, yung patuloy na paglapit ng holiday season sa bansa. At pangatlo dyan, Audrey, ang increased mobility ng mga tao kasabay nga sa pagluluwag o unti-unting pagluluwag ng bansa kaugnayan sa COVID-19 restrictions. Lumagpas na sa pre-pandemic level ang volume ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA. Sa pinakahuling datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umaabot na sa 410,000 mga sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Mas mataas ito ng 5,000 sa pre-pandemic level. Mga pribadong sasakyan pa rin ang pinakamarami na pumapalo sa mahigit 50% o katumbas ng mahigit 221,000, mahigit 157,000 naman o katumbas ng 38.38% ang mga motorosiklo, halos 19,000 o 4.5% ang taxi. Ang bilang na ito ng mga sasakyan ay sobra-sobra sa 300,000 daily capacity ng EDSA. Kung buryong ka na sa tila usad pagong na dali ng trapiko sa EDSA, ang sabi ng MMDA, hingang malalim dahil, wait, there's more. Ayon kasi sa MMDA, posible pang madagdagan ng 10% o katumbas ng 50,000 na mga sasakyan ang biyahe sa EDSA sa mga susunod na linggo. Pero magkaganon pa man, ayon sa MMDA, wala pa silang balak na ibahin ang umiiral na number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bago ipatupad ang enhanced community quarantine, pumapalo lang sa 11 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA. Bumilis ito sa mahigit 60 kilometers kada oras noong kasagsagan ng pandemic. Para maibsan ang mabigat na daloy ng traffic sa EDSA, hihilingin ng MMDA sa malalaking mall operator na iwasan ang pagsasagawa ng weekday sale ngayong holiday season. Nais din ng MMDA na i-adjust ang mall hours sa 11 ng umaga hanggang 11 ng gabi. Every time I speak about yung sa EDSA, napakalaking tulong po ng carousel. If we will maximize, ma-maximize lang po yung bus and it will become ikot lang po siya ng ikot, hindi na po sila nagigit-gitan. Talagang ngayon, yung four lanes na iwan sa for the private vehicles, talagang four lanes po siya, even on choke points. Samantala, umarangkada na kanina ang dalawang araw na motorcycle consultation workshop ng MMDA. Layunin nito na bumuo ng consensus at action plan para mapabuti ang daloy ng trapiko sa mga major thoroughfare tulad ng EDSA. Pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Engineer Carlo Di Mayuga ang two-day motorcycle consultation workshop kasama ang LTO, DOTR at PNPHPG. Present din ang representative ng One Rider Party List na sina Congressman Bonifacio Bosita at Congressman Rog Gutierrez. Isa po dyan sa nakikita namin is to put a motorcycle, exclusive motorcycle lane para po dun sa atin. Maiwasan po dito kasi yung aksidente based on our data, yung simulation, nakita namin doon na mas maiiwasan ang aksidente kung meron silang sariling lane. Audrey, sa mga oras na ito ay nandito tayo ngayon sa North Avenue, sa tapat mismo ng isang mall at makikita mo nga dito sa aking likuran, Audrey, na may pagsikip na ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan, Audrey, yung nakikita nyo, ang bahagi ng northbound lane. Yung mga sasakyan na yan ay patungo na sa bahagi ng Muñoz at bahagi ng Monumento. Sa kabilang lane naman, Audrey, yung southbound lane ay maluwag ang lagay ng trapiko dito sa bahaging ito. Nagkakaroon lamang ng pagbigat ang traffic, Audrey, sa bahagi na ng Cubao. At palala, Audrey, sa ating mga motorista, ngayong araw ay Martes, kauding pa hanggang mamayang alas 8 ng gabi yung mga plakang nagtatapos sa 5 at 6. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lisigues.